Okay. So, si Hayley, tayo ngayon at magluluto po ako ng ating snack for today. Yan po ang ating manok. Kailangan po muna na isang kutsa natin yung ating manok para po siya ay lutong-luto. Yan. Gumamit tayo ng oil, guys. Yan. Siyempre, kasi isasangkot pa nga. So, lalagyan na natin yan mamaya-maya ng mga ingredients. Pero bago natin yan ilagay or lagyan ng mga ingredients, kailangan po natin ma-sure na siya po ay luto na. So, ganyan lang, guys. Balibalikta rin lang siya para ay maluto na yung ating isasahong sa ating lulutuin. Yan. So, hulaan nyo muna, guys, kung ano nga pala yung lulutuin ko. Ito yung ating pinakaming ingredient. Saka ito, guys. So, ayan. Pinapakulong kanin natin yan, guys. Para lumambot. Okay. So, mamaya ulit, guys. Para naman ay makita nyo kung paano natin yan na ihahalo doon sa ating mga ingredient. Okay. So, pinapa-brown muna natin yan ang manok hanggang sa maluto siya, guys. Ayan. Hanggang sa maluto siya. Kailangan ay brown-brown. And then, ilalagay na natin yung mga ingredients. Panlasang Pinoy nga pala to, guys. Yung basic na roast caldo to ng Pilipino. Okay. Okay, nandito na yung ating main ingredient, guys. Yung ating luya. So, kailangan marami-rami yung luya. So, nasa sa inyo yan, guys, kung gaano karami. Pero ako kasi, guys, gusto ko ay maraming-marami para pag nakakain natin ay may ano ba, may kagat. May lasa, ganun. Ano natin yan para sumarap ang apoy niya, guys. Ayan. So, in mga ilang segundo, mga ilang minuto, so kailangan na natin ilagay pa yung iba nating ingredient tulad ng onion at saka garlic. So, yan lang, guys, ang napakasimpleng ingredient itong ating arroz caldo. Okay, syempre yung ating yung iba, guys, hindi naglalagay ng sibuyas, pero ako maglalagay ako ng sibuyas. So, ayan, guys. So, ilaano na natin to dito. Ihahalo-halo. Imimikos-mikos natin ito dito. And then, yung pinaka-last, guys, is ito. So, once na maging brown na yan lahat, so, yan na yung titimplahin na natin. Lalagyan na natin ng paminta at ng patis. May counting patis to, guys. Yes. Kailangan natin itong lagyan ng patis. So, ito nga din pala, guys, yung kanin natin. So, may malagkit yan. So, yung iba, guys, ay binubuksan nila dito sa manok. Pero ako, una ko nang pinapakuluan yung bigas. At hinuhugasan ko ng bahagya para naman talaga ay safe tayo sa ano-mano. Yan o, medyo malambot na. So, pagkabusan natin dito, so ilalagay na natin yan dyan sa kanin. So, iaano muna natin dito. So, 1 minute, guys. 1 minute, guys. So, ilalagyan muna natin siya ng patis. Magkawala ng patis dito, guys. Yan lang ang problema natin. So, ito yung patis natin, guys. So, depende, guys, kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay. Kasi anyway, may ano naman yan. So, okay na yan. Okay. So, halo-halo. Mikos-mikos tayo ulit. Okay. And then, pag nag-brownish na silang lahat, guys, okay na yan. So, medyo nagba-brown na siya. Lalagyan pa natin ng kaunti paminta. So, andyan na, guys, yung ating paminta. Chan-chan-chan lang yan. Okay, so, ayan na. So, nag-brownish na siya, guys. Okay na yan. So, inilipat ko na lang yan dyan, guys, mamaya sa malaking kaserola para sa, para dito. Inilipat ko na lang siya dyan. And then, dyan ko na siya palalambutin, guys. And yung purpose natin para dito natin ay binubusay muna yung para hindi siya, yung lansa niya ba,
matanggal kasama yung mga luya, yung luya, yung onion, tsaka yung garlic. So, yan ang ating purpose muna dito. And then after that, ilalagay na natin siya dyan sa kanin para lumambot na silang pare-parehas. No? So, yan lang guys, ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and plus don't forget to like and subscribe my Hermana channel. Thank you so much and have a blessed day everyone.